Hello guys, welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang kayo dyan at ingat-ingat na lang po tayo. So, ang pag-usapan po natin ngayon ay bakit nga ba ako napadpad dito sa Nepal? Pwede naman po sa ibang lugar, sa Canada, sa Amerika, sa ano ba yun? US, sa basta sa mga English country. So, bakit nga ba sa Nepal? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, yun nga guys, napadpad po ako dito sa Nepal or napunta ako dito sa Nepal kasi nga po yung napangasawa ko ay isang Nepalese. So, yun po, Nepalese po yung asawa ko. So, sa pag-aasawa po guys, swerte-swerte lang po yan, may nakakapangasawa ng puti, ganyan. So, mayaman, mahirap. So, swerte-swerte lang po yan, guys. So, ako, napangasawa ko Nepalese. So, kaya napadpad ako dito sa Nepal. So, yan. Ikwento ko na rin sa inyo yung aming love story. paano at saan nga ba kami nagkakilala ng aking asawa? Simulan na natin, guys, ang aming story. So, taong ano ba yon, 2011 yata or 2010, hindi ko na matanda, basta may picture kasi kami noon na 2011, pero kami na, couple na kami. So nung time na yon, ano, bali sa UAE po kami nagkakilala, doon po kami nagkita sa Sharjah City Center kasi isang trabaho lang po kami. So, yan guys, may extra tayo. So, sa UAE kami nagkakilala ng aking asawa sa Splash, Sharjah City Center. Taga-Splash po kami nagtatrabaho. So, bali, ano po ako, senior niya ako. So, nung una, hindi naman ako yung ano niya, nililigawan niya. Hindi ako yung crush niya. Kasi may crush ng iba. Ewan ko kung anong nangyari at bigla niya akong inano, nilapitan. So, yun guys, parang ano lang yun eh, parang joke-joke lang nila yun. Ewan ko ba, tapos yun, nagka-inlaban sa isa't isa hanggang, ano ba yan, may extra. Tapos yun guys, syempre, nanliligaw siya sa akin, tapos lagi kaming, pag kumakain ako, nagbe-break time ako, lagi siyang sumasabay sa akin. Pero mahiyaan yung asawa ko eh, hindi siya, alam mo yun, hindi siya nag-show-show. Nakikisabay lang siyang kumain, ganyan. Tapos pag uuwi na kami, yun, sabay din siya pag uwi, ganyan. Tapos yung sa trabaho kasi namin, bawal yung ano, yung mag-jowa kayo, bawal. So, kailangan mo siyang itago. Pag nililigawan ka o naliligaw ka, kailangan mo siyang itago hanggang sa maging mag-jowa na kayo. So, ang nakakaalam lang nun yung ano namin, manager namin. Aray ko! Yung manager namin, kasi kaibigan namin yung manager na yon. So, simula nung mag-jowa kami, yun siya lang yung nakakaalam. So, pag mag-break kaming dalawa, okay lang na magkasabay kami. Pero may isa kaming katabi din. Hindi lang kami dalawa yung, hindi lang kami yung dalawa yung nag-break. May kasama din kami para hindi masyadong halata. So, yun guys, yung ano namin, aray ko, yung technique namin para makalusot lang. So, yun nga guys, hanggang sa 2013 yata, umuwi ako dito sa Nepal para magpakasal. So, yun yung story namin sa UAE, Sharjah City Center. Ano ba yun? Ang daming extra naman! Where are you going? See, ginulo mo ng buhok ng mama. Tapos yun, ano ba yun? Ano pa ba? Aray ko, hindi ako makakonsentrate dahil sa bata na to. So, yun lang guys yung aming love story. Siyempre, alam nyo na kung anong mga... Aray ko. Aray. Kaya, sana nag-enjoy kayo sa pagsusuklay ng anak ko. Ang sakit! Aray! So, ipakita ko sa inyo yung mga picture namin ng mga bata-bata pa kami at kasalukuyang in love sa isa't isa. So, panoorin nyo to guys.